gabi mga kaibigan, gusto niyo bang matuto mag-gitara? Sabalit, walang gusto magturo sa inyo. Ngayon, gusto niyo bang ibahagi ko sa inyo ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan upang ikaw o kayo ay matuto base sa aking experience. Kaya, stick around at panoorin hanggang dulo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-like. At i-share nyo na rin ang video ito sa inyong mga kaibigan na gusto rin matutong mag-gitara. Well, of course, ito na. Unang-una, kailangan mayroon kayong willingness o kaya interesado kayong matutong mag-gitara. Pangalawa, kailangan mo nang, syempre, gitara. Kung wala ka pang gitara, well, I'm sorry, mahirapan ka talagang matuto. Sabalit, pwede ka rin namang humiram sa inyong mga kaibigan, basta ang mahalaga, ikaw ay may gagamiting gitara. At pangatlo ay ang oras. Kailangan mo ng oras para sa iyong pagsasanay. Kahit na interesado ka, may gitara ka, sabalit wala ka namang oras upang mag-practice, ikaw ay talagang mahirapan at hindi matututo mag-gitara. Okay? Let's start! Meron tayong gitara dito. Nabili ko ito sa Facebook Market. Ginawa ko, nung nabili ko ito, pinalitan ko na rin siya ng string. Ang string nga pala nito ay nylon. Nylon ang string nito. Ito yung tinatawag na classical guitar. Kailangan ang gitara ay dapat nasa tono. And meron namang application na nadadownload sa Play Store. Yung how to tune your guitar. Kaya guitar tuner. Mayroon siya, madali lang gamitin. Ito yung mga bahagi ng gitara. Ito yung tinatawag nating frets. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, una dito lang tayo sa 1 and 2. Chords ng gitara, mayroon tayong tinatawag na A, B, C, D, E, F, at saka G. Mayroon din tinatawag na family chords. Okay, ito yung pinakamabilis na paraan. Yung tatlong chords lamang ang ating gagamitin. A, D, at saka E, as in elephant. So, yung A as in apple. Ayan. So, siya nga pala, bago tayo magpatuloy, ito yung may number ang string ng gitara. Ito yung 1, ito yung unang-una, pinakababa. Kung ikaw ay kanan, right-handed ka, ganito ang position mo. Subalit may mga guitarist na kalawete sila. Bigtad ang hawak nila sa gitara. Okay? Subalit yung aking uncle, nung tinuruan ko siya, siya ay kalawete, pero sabi ko, pag-aralan mo sa kanan. Ayun, natuto naman siya. So yung mga kalawete dyan, at huwag kayong mawala ng pag-asa, pwede pa rin kayong matuto mag-gitara sa standard na paraan. Okay, so ito ngayon. So, ulitin natin, ito yung 1, number 1, string number 1, 2, yung pangalawa, 2, 3, pangatlo, 4, pang-apat, 5, syempre pang-lima, at yung 6, pang-anim. Okay. Ngayon, unang-unang gawin ninyo ay, syempre, hawakan yung gitarang tama, ganyan. Nakapatong kung nasa upuan kayo ay ipatong nyo yung sa inyong lap, yung body ng gitara. Ayan. Tapos pangalawa, ito ay itry nyo yung strum. Ito yung strumming. Ganyan. Okay. Tapos isa-isa inyong strum. Subukan nyo rin isa-isang strum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ganyan. Okay. So practice muna kayo ng pababa. Ayan. Puro pababa lang. Pa isa-isang strum lang. Ngayon, yung tinatawag nating family. So, ito yung K of A. K of A. Ang kasama ng A ay D. At saka E as in elephant. Okay. Paano ba ang K of A? Ayan. Ang A ay ito. May number din yung daliri natin. Ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4. So, tandaan, yung hintuturo, ito yung 1. Anong pangalan nito? Pangalawa, pangatlo, pangapat. Okay. So, itong intuturo nyo ay ilalagay nyo ngayon dito. Yan. Sa pinaka, ito, number 4. Number 4. Ito, sa 4. So, ito yung unang, after ng unang fret. Okay? Ito, sa pangalawa. Okay. So, itry nyo, i-press muna ito. Pindutin nyo yan, tapos patunogin. Pag hindi tumunog, ibig sabihin, hindi nyo ito napipindot ng maayos. So, i-practice nyo pindutin ito. Pindot. Yan, idihin nyo. Sa una, medyo masakit yan. Sabalit, sa kalaunan, masasanay rin ang inyong mga daliri. So, ito. Pindutin lang ng maayos. Hanggang sa tumunog ng maayos. So, kung saan nyo pinindot, yun din ang strum ninyong string. So, pindot sa number 4. Yung pinakaunang daliri, ilalagay sa number 4. At pindutin, and then strum.
Idingin. Ayan. So pag tumulog, ibig sabihin, ayos. Okay. Ngayon, yung pangalawa, ito naman, pangalawa, ilalagay natin sa pangatlo. So, testing natin, pangatlo. Okay. Yan naman. Patunugin natin yung pangatlong string. Ayan. Pag hindi tumunog, ganyan. Ganyan. Ibig sabihin, hindi nyo siya napipindot ng, o kaya naididiin ng maayos. Ayan. So, yan yung number 4. I-prepress nyo yung number 3 na string. At ito naman, number 3 na itong daliri natin, pangatlong daliri, inalagay naman natin sa number 2. Yan, 2. Ganun din, pipindutin natin ulit. Ayan. So, pag tumunog, ibig sabihin, okay. So, ngayon, pagsabay-sabayin natin yung tatlo. So, yung pipindutin natin yung unang daliri, ilalagay sa number 4. Pangalawang daliri, ilalagay sa number 3. At yung pangatlong daliri, ilalagay sa pangalawa. Ayan. So, ito, ang location nito, dito lang sa pangalawa, itong box na ito. Hindi siya pwedeng nandito, hindi pwedeng nandito, hindi rin pwede itong isang nandito. So, kailan? Nandito silang tatlo. Ayan. Okay. So, tapos, i-strum ngayon natin, lahat. So, mula taas, pababa. Okay, pag ang tunog ay ganyan, ibig sabihin, hindi natin naididiin ng maayos. Ayan. Okay. Ganyan ang diin. Okay? So, yung iba, sa unang practice nila, unang hawak ng gitara, gumaganon yan. Gumaganon. So, napipindot nila yung unang-unang string. Okay? So, dapat, hindi yon nasasagi o kaya free siya, free. Okay? Hindi dapat naididiin ng itong pinaka itong pangatlong daliri. Ayan. Okay? So practicein niyo muna 'yan hanggang sa tumunog ng maayos ang inyong gitara. Ang hawak niyo sa likod naman ang ganyan. Ganyan ang hawak. Okay, naka-diin lang dito, hindi yung iba ganoon. So dito lang, pang-support lang naman ito. Okay? Ganyan. Okay. Tapos ang pag-strum naman ito, intuturo. So pababa, ayan. Practice lang hanggang sa tumunog ng maayos. So, ito yung letter A. Yan, letter A. Yan. Ngayon, kung nahihirapan kayo, ayan, ganyan siya. Ganyan ang position niya bali. Okay? Dikit-dikit sila. Yan. So, kailangan bago kayo mag-gitara, mag-exercise muna kayo. I-stretch nyo ito. Ganyan. Yan, i-relax nyo ito. Okay? Para mag-circulate yung blood sa ating daliri. Yan. Kung medyo naangalay kayo, i-relax nyo. Tapos, balik na naman kayo. Pindot. Idiin, strum. Ayan. Idiin, strum. Okay? So, nakikita ninyo. So, ito, pindot, pangalawa, pangatlo. So, yan yung tinatawag na letter A. Okay? Key of A. Ayan. So, practice lang muna. Ganyan. Okay. And then, pangalawa. Ito yung tinatawag nating D. D. Ang letter D ay ito naman. Ito, ibababa lang natin ito. Itong hintuturo natin, mula number 4, ibababa natin sa number 3. Ayan. Tapos patunugin. Ayan. So, practice nyo yan. Dalawang yan. Ayan. Pag tumunog siya, ibig sabihin, okay. Tapos, ito naman, itong pangalawang daliri ay ilalagay natin sa pinakauna, yung 1 na string. Ayan, sa pinakamababang string. Ayan. Sabay yan, dapat sabay. So, patunugin natin. So, i-strum rin natin, strum. Ayan. Okay? At yung pangatlong daliri, ilalagay natin sa pangalawa. Ayan. So, mapapansin natin, yung pangatlong daliri ay nandito na siya sa may dot na ito. Ibig sabihin, pangatlo. Di ba yung letter A, nandito lang sila sa isang lugar. Yung letter D ay ganito na ang kanyang position. So, yung dalawa, nandoon sila sa pangalawang box. At yung pangatlong daliri, nandito naman sa pangatlo. Ayan. So, practicein yung pindutin ulit. Ganyan. So, ganoon. Strum. Dahan-dahan lang. Okay. I-relax. Pindot. Relax. Pindot. Okay. Relax. Diin. O, ganyan. Para hindi kayo napapagod na nakadiin na lang na gano'n. Tapos ganyan. Mangalay dito nyo. Sasakit yung daliri ninyo. Okay. Ganyan. Tapos, balik kayo sa A ulit. Practice. Letter A. So, ganyan. Letter A. Ganyan. Tapos, balik sa D. So, practicein nyo yung dalawang yan. Ayan. So, palit-palit lang. Isang strum. Okay, ganyan. Hanggang sa masanay kayo na pinagpapalit yung letter A at saka D. Ayan.
Pag medyo alam niyo yung dalawang yan, ito yung pangatlo. Ito yung tinatawag na letter E. E. Yan. So yung unang daliri naman, ilalagay niyo dito sa unang-unang box. Yan. So, third string, yung pinakaunang daliri, yan. Itong daliri natin, itong hintuturo, ilalagay dito sa third string, yung number 3 na string. Yan. Try nyo i-strap, patunogin. Yan. Tapos ito naman, itong second na finger natin, ilalagay natin sa pinaka, ito, number 5. Number 5. So, sa pangalawang box siya, so number 5. Ayan. So, patunogin. Kung natunog, okay. Ayan. Tapos itong pangatlong daliri, ilalagay natin dito sa pang-apat na string. Ayan. Ganyan ang magiging tunog niya. So, relax. Diin. Relax. Diin. Ayan. Okay. So, mayroon na tayong tatlong chords. Yung tatlong chords na yon, ibig sabihin yung A, tatlong daliri lang ang ating gagamitin. Okay? Kasi mag-uumpisa pa lang tayo. So, ganito, tatlong daliri. So, ayan. A, D, and E. Okay? So, pwede yung pwede yung practicein ng E, A, E, and then A, and then D. Pabalik-balik lang siya. Ayan. Ayan. Okay? Ngayon, unang pag medyo alam nyo na yung medyo maganda na yung pagkakatunog ng inyong gitara. So, ibig sabihin, medyo natututunan nyo na, nakukuha nyo na. Okay. Ngayon, subukan naman natin lagyan ng kanta. Okay. Ito yung kantang pinakamadali at pinakamabilis rin. Huwag muna tayong kumanta ng medyo mahihirap na kanta. Ito yung Liron Liron Sinta. Liron, ito, sa letter A. Leron leron sinta, buko ng papaya. Ayan. So, pag magbabago na yung tono ng kanta, isasabay niyo siya ngayon. Letter E naman. So, from A, balik tayo sa E. Okay. Leron leron sinta, buko ng papaya. Daladalay puslo, sisidlan ng sinta. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos na palaran, humanap ng iba. Ayan, so napakadali, di ba? So tatlong chords lang ating gagamitin. Yun lang, so practice nyo yung liron-liron sinta, buko ng papaya. Ayan, okay, hinanap ko lang sa internet. Hindi ko rin kabisado yung lyrics. So balit laging kinakanta ito ng mga bata pa kami. Okay, so ulitin natin. So A, so isang strum-strum lang, tigil isang strum. Ganun-ganun lang muna. Leron leron sinta, buko ng papaya. Dala-dala'y buslo, sisidlan ng sinta. Pagdating sa dulo'y nabali ang sanga. Kapos na palaran, humanap ng iba. O, ayan, diba? So, subukan ngayon natin yung medyo mas maraming strum. So, una, diba, yung kanina, pinaktis natin, tigi isang strum lang. Leron, leron, sinta, buko ng papaya. Ayan. Dala, dala'y buslo, sisidlan ng sinta. Ayan. Pagdating sa dulo'y, nabali ang sanga. Kapos na palaran. Kapalaran pala. Humanap ng iba. O, diba? So, yung pag-strum, tatimingan nyo parang beat. Nagbibit din kayo. Leron leron sinta, ayan. Buko ng papaya, dala-dala'y buslo, sisidlan ng sinta. Pagdating sa dulo'y nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. Ayan. Okay. Pag medyo alam niyo na yung paisa-isang string, strum, okay? Pwede niyo nang dagdagan, okay? Yung dala-dalawa, depende sa beat niyo. Okay. Ito, sample. Leron, leron, sinta, buko ng papaya. Dala-dala'y buslo, sisidlan ng sinta. Pagdating sa dulo'y, nabali ang sanga. Kapos kapalaran, humanap ng iba. Okay, so yun mga kaibigan, practicein nyo lang yun. Isulat ninyo yung kantang Leron, leron, sinta. Tapos lagyan nyo ng chords, okay? Kung saan siya bababa, kung saan siya tataas, okay? Kung saan siya magbabago. So, timingan ninyo kung saan kayo mag-change ng chords, okay? Ulitin natin, ganito. Leron, leron,
dating sa tuloy na mali ang sanga, tapos kapalaran, umanap ng iba. So mga kaibigan, so sunod ay sa ating sunod na video ay yung ibang chords naman. Ngayon, pag medyo alam nyo na itong pinaka-basic na ito, pwede nyo nang maghanap kayo sa internet kung ano yung mga iba pang chords, kaya ng key of C. Ayan, C. Ganyan. Tapos G. Ayan, ang G. Ganyan. Tapos C ulit. Ayan. Tapos D. O kaya F. Okay. So marami yan. Okay. So basta yun ang ating unang chords family. Yung A, D, at saka E. So keep on practicing mga kaibigan. At mag-comments kayo sa video na ito. At pwede kayong magtanong kung ano yung mga gusto niyo pang tanungin at gusto niyo pang pag-aralan sa pagtugtog ng gitar. Itong video na ito ay hindi ito para sa mga galing na mag-gitara. Okay? Marami tayong mga kaibigan na marurunong na. Ito lamang, ang video na ito ay para lamang sa mag-uumpisa pa lamang. Yung nahihirapan mag-aral mag-gitara, matuto mag-gitara. At ito yung para sa kanila. So mga kaibigan, i-share niyo ito sa inyong mga kaibigan din upang matuto rin silang mag-gitara. Okay? At alam ko sa inyo ay maraming magaling at talented at maaring mabilis kayong matuto kumpara sa akin dati. Okay? At magaling rin kayong habang nagpa-practice kayo, syempre, natututo rin kayong kumanta. So, yun lamang po mga kaibigan. Again, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang i-like at i-click ang bell button at syempre, i-share na rin. Okay, yun lang mga kaibigan. Good luck and magandang gabi. We'll be right back.